Pinagpalang umaga po sa lahat. Welcome to our daily devotional. Samahan niyo po ako magbasa to share the Word of God sa Luke 18, 9 and 14. Ang kwento tungkol sa pariseo at maniningil ng buwis. Sinabi rin niya sa talinghagang ito sa mga taong mababa ang tingin sa iba at nag-aakalang sila'y matuwid. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Tumayo ang pariseo at nanalangin ng ganito tungkol sa kanyang sarili. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba ng mga magnanakaw, mandaraya, mangungulunya o kaya katulad ng maniningil na buwis na ito. Dalawang beses akong nag-aayuno sa loob ng isang linggo at nagbibigay rin ako ng 10% mula sa lahat ng aking kinita. Samantala ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di malamang makatingin sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin sa isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing pinatawad sa kanya ng mga kasalanan. Sapagkat sino man na nagmamataas ay ibababa at nagpapakumbaba ay itataas. Purihin po ang Panginoon. Sa nabasa po natin, dalawa po yung pinag-usapan dito, isang pariseo at isang maniningil ng buwis. Ano po ang nakita natin sa pariseo? Nagsisimba po siya, parang pakitang tao lang. Nakikita niya yung kasalanan ng iba, pero hindi po siya sumusunod sa utos ng Panginoon. Meron po siyang negative mindset. Nagpasalamat po siya, pero tinuro niya yung katabi niya. Sa Kawikaan 18:1, ang taong makasarili ay humihiwalay sa karamihan at salungat sa lahat ng tamang isipan. Sa Romans 2:8, ngunit matinding galit at puot ang sasapitin ng mga taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kasamahan. So, kung titinan po natin yung pariseo, sa tingin niya, siya po ay matuwid. Samantalang ang maniningil ng buwis, meron po siyang humility, humble, and surrender spirit. Sa verse 13, siya po ay nagpakumbaba. Sabi niya po ay, hindi nga po niya makuwang tumingala sa langit at sinabi niyang, O Diyos, mahabag po kayo sa akin. Sa Kawikaan 13:25, ang matuwid ay sagana sa lahat ng kailangan. Ngunit ang masama ay palagi naman nagkukulang. Sa Epeso 4:2, kayo'y maging magpakumbaba, mainahon at matyaga. Magmahalan kayo at mapagpasensya sa isa't isa. In my conclusion, Kawikaan 3:7, huwag niyong ipagmayabang ang inyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Sa 1 Peter 5:6, kaya nga pasakop kayo sa makapangyarihan na Diyos at takilahin niyo kayo pagdating ng takdang panahon. Mga kapatid, gusto ni Lord magkaroon tayo ng tamang relasyon at matapat, matuwid na puso. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming po salamat sa umagang ito. Patuloy po, gabay niyo po ang aming bansang Pilipinas. Ikaw po ang gumabay sa miyembro ng aming kabinete, mag-isa aming presidente, Panginoon. Bigyan mo po siya ng katalinuhan, bigyan mo po siya ng right person upang mabigyan ng lunas sa kinaharap po namin na pandemya na ito, na COVID-19. I rebuke the time of death, O God, na patuloy mo pong ingatan ang bawat sa amin. Maging sa amin mga frontliner, Panginoon, ingatan niyo po sila at bigyan mo po sila ng kalakasan. Maging sa amin mga doctors, nurses, maaming mga kapulisan, Panginoon. Lord, gabay niyo po ang bawat isa sa kanila, Panginoon. At maging sa amin mga mentors, mga leaders, O God, bigyan mo po sila ng kalakasan. I speak Psalms 91, O God, na patuloy mong balutin ang bawat isa sa amin, Panginoon. Maging sa amin mga churches, Panginoon, naway patuloy mong palaguin. Maging sa Magalang, maging sa Pandakaki, maging sa Mabalakat, maging sa mga ibang bansa, maging sa mga karating naming bayan, Panginoon. Lord, maraming po din salamat sa mga business na patuloy mong ginagabayan at patuloy mong pinuprovide ang pangangailangan ng aming mga businessman, O God. At
I pray, O God, na patuloy po silang bigyan ng extra income, O God, na makasurvive po sa lahat ng naranasan namin na pandemya na ito, Panginoon. Marami po salamat, Panginoon, na patuloy mo pong binibigyan ng kagalingan ang mga infected sa COVID-19, maging sa mga kasalanan namin, Panginoon. Patuloy mo pong lilisin ang bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, maraming po salamat. Ibinabalik po namin ang pinakamataas, paborit pasalamat. In Jesus' name, Amen.